sermon. Diba? Ganun talaga. Sino ang nareverong nagbago sa kanyang buhay after ng camping? Kasi nakikita ko yung mga kabataan, mga kapatid, umiiyak-iyak sila. At isisistemita. Ako ba? Pastor naman. Sa ganung paraan, ay nag-build ang ating mga kabataan ng presensya ng Panginoon nung sila'y nag-join sa ganung activity. Every day, encourage po lahat ng youth na hindi lang kasama, sumama kayo mga kapatid. Nasisimpi sa huli ng activity. Hindi siya nasa nakita, naiwanan siya. Yun yung experience na hindi makalimutan ni Jimmy. Naiiwan. Nagpo-commitment na kami. Tanggalin mo na lang yung drive ko. Si Tintin naglalakad, ganito ang nasabi niya, Sir, hindi po ako nakuha. Naiwanan din po ako. Kasalanan din po Tero. Dahil dinala niya sa malayo, nakaitin pa siya. Hindi po kayo mga kapatid, wala kang nakita. At least, nandun siya sa commitment. Ngayon, kung saan huli ang activity na, naiwanan ko. Kasi gamit ka kapsa, naka-blindfold sila eh. Kaya kung marinig na yung boses ni Serenet, na hindi nyo lang tanggalin na yung blindfold, na pagka may may naglalakad, kinakabit ako ni Sir, mas kung naiwanan pa ito. Muntik na akong maawa, pero muntik lang. Kasi so, kung nakapunta na naman yung commitment, yun po yung pinakamahalaga. Napakasaya na mga kapatid. Kasi sa palawan ng aming youth camp ay umabot po ng 5 araw. Kung isang linggo. Yun po ay wala kayong dadalhin yung isang pampakoy. Ang gawin nyo lang pagkain lang, and then kayo lang gumawa ng sarili yung apoy pagdating doon. Alagaan nyo yun hanggang sa matapos ang gawin. Akalain itong araw sa linggo, pinakawaban po yung 5 araw. Pero dito po sa konteksto ng NLM, hindi po pwede yung ganun katagal. Dahil ang culture po ng NLM, 3 days. Buti na tayo, nag-start tayo ng Webes. At least, umabot pa ng 4 na araw. At marami pang activity ang nangyari. Naalala ko na yung camp opening ay napakaraming masasarap na pagkain. Hindi ko alam kung nilawayan nila yung mga o ano yung kanilang ginawa. Pero alam niyo po, nakita ko po yung pagkakaisa nila nung kapasaya namin yung apoy bila si Michelle, inarangan niya talaga paano na siya kapasa. Huwag lang kapasaya yung apoy. Di ba? Napakasaya yung mga ganong experience. Sana po ang ibang mga kapata na hindi nakapag-join, sumama po kayo. Gagawin ulit natin this year. Pag-i-announce pa mga kapatid kasi meron pang tayo yung nag-wide camping. Sumama tayo na. Tayo po ay didiretso sa ating message sa mga ganito. Kapag pumasok ang New Year, yung bagong taon, ang mga tao ay nagsiselebrate anong oras? 12. Aso na eh. Pero tayo mga atente sa anong oras ay nagsiselebrate? Sundown. Ay, iba, hindi. Sunset. Sigurado na yan? Naka-12. Naka-12. Yung mga pagkakas sa mga talan-talan pa. Di ba? Ako po ay nag-duyo doon sa buhay ka, mga kapatid. Napakaingay. Tulog na po alas 12. Yung mga motor na walang pangkutso, nag-iingay ng motor, kakaingay. Nagising ako. Tinignan ko talaga na napakasaya ng mga tao na sinibar, paparoon na alam. Gusto ko rin sumali. Doon lang sa motor. Kaya naghahap din sana ng mami. Huwag-huwag ba? Para naman meron. Pero, uy, isang tapad na yung parada. Ang mga tao, mga kapatid sa ngayon, ay nagsiselebrate ng New Year kapag alas 12 yung pagitan, nagka-countdown pa yan. Pero sa Biblia, buhay yung palitan na araw. Sunset, sunset. Kaya ang Sunday Adventist, tayo po ay nagsiselebrate.
Bakit? Pagkatong ng araw, pag manalangin kayo, united prayer kayo sa family, dahil yun po yung pagpasok ng bagong taon. Hindi po alas 12 ha? Hindi alas 12 ha? By the way po, patungo sa aking message, siya may exilang po yung sermon. Invite din po kayo sa ating kasal mga kapatid. Diba kaya hindi na ako makapag-invite ko. Ngayon 20 po, then why 20 alas? Pabalitan niyo yung oras. Nay? Alas 20 na umaga. Yun po ay start na po ng aming kasal doon po sa Old Box. Lilipas? Doon po ang venue ng aming kasal. Oh, makakapit po kayo. Para makita niyo po kung ikasal ninyo yung Christmas song. Kasi kung sana lang mangyari yun, wala pa namang divorce sa Pilipinas. Kahit sa Pilipinas, wala ang divorce. Ayan. So, atin kayo mga kapatid. Nabasa namin sa venue po, hindi po sa Tatu Church, sa Pilipano Church. Doon po ang magkakasal po sa amin, dalawang pastor, sa Pastor Martin at sa Pastor Castillo. Ngayon po, punta po kayo doon mga kapatid sa wedding. At sa reception, huwag kang sumamasili ka. Huwag kang sumamasili ka. Kasi malakasin ang kumain. Grabe! Punta po tayo! Ha? Pastor, yung hindi naman makakapunta, okay lang mga kapatid, gusto may regalo kayo. Ha? Nandito po yung aming pinong at hinan. Ang sabihan ng pangalit. Ma? Yung darwani at si ma'am. Niyawag na pangalit. Hinan sila, hindi ko alam. Ngayon alam niya na. Para kung mabakaw sila, hindi man sila pupunta, minan pa rin sila. Ha? Huwag niyo pong kalimutan mga kapatid. Ngayon, kaya kita po yun kasi baka hindi lang ako mag-invite. So, congrats po na yung project nila yung kapatid. So, ngayon po ang isahin natin sa umaga nito ay meron pong pamagal na Faith on Fire. Alam niyo po yung kanta Faith on Fire? Yes. Sabi nyo na, there's an ember, remember? There's a number deep within me. Deep within me. But it's only. Yung chorus niya, you set my faith on fire. That's my one desire. Amen? Sana po yun yung desire natin sa ating buhay. Ito po mga kapatid, ating pong pag-aaralan ngayon kung ano po yung karakter ng fire. Ano po ba yung karakter ng fire? Ano po ba yung nagagawa ng apoy sa buhay natin? Basically, nakikita natin pang sunog. Diba? Kapag walang apoy, hindi tayo makakaluto. Ha? Kapag walang apoy, hindi tayo makakaluto. At kapag walang apoy, wala pong susunog sa mga basura ng mga kulit. Kaya nagsabi po dito ay ito, fire is an instrument to remove the foreign object from the real thing. Yung fire po mga kapatid, isang instrument to na kanyang sinusunog yung mga bagay-bagay na parumi at upang ang isang bagay ay maging matingkad. Tama? Ganun po yung karakter ng apoy. Na kapag ang isang apoy ay ginamit mo para magpatingkad ng isang bagay, doon mo makikita yung isang bagay na siya ito. Ang ginto, ang ginagawa natin. Para malaman natin yung totoo na lang ito. Sinusunog natin, kapag yan ay yung fire ng fire, makikita natin yung kanyang kintang. Talagang po siyang dito. Kapag po ang fire na kapatid ay ginamit din natin sa ating mga buhay at sa ating pananampalataya at pinaglalagad natin, masusunog po yung mga foreign. Ano po yung mga foreign objects sa tao natin? Ito po yung sins. Maaalis itong lahat, mga kapatid. Magtandaan natin, ang fire ay hindi na kayang sunugin ang nasunog na. Tama? Kapag ikaw ay nabutismo na sa apoy, mga kapatid, sa espiritu at sa apoy, hindi na kaya alisin ng fire, mga kapatid, yung bagay na nasunog niya na. Di ba? Pero kapag ang isang tao ay patuloy pa rin na gumagawa ng pagkakasala, ay always po natin binabalik ang ating mahal na Diyos na napayubay sa cross para muling malinisan tayo sa ating pagkakasala. Ang ating context this morning, ay masusumpungan po natin sa aklat ng Revelation chapter 3, verses 14-22. Ito po'y sulat ng Panginoon para doon sa end time doon sa church ng Laodicea. We all know the situation of the church of Laodicea, tama? Ang karanasan ng church of Laodicea, sila po ay mayroong mga bagay-bagay na nagawa na hindi po kaya-aya sa ating Panginoon. First thing, unang bagay mga kapatid, ay ating pong i-examine this
wish you were either in one or the other. Sabi niya, you say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Kung ito pong nakikita natin kalagayan ng church ng Laodicea, sila po ay ano? Ano pong kalagayan nila? Sila po ay hindi mainit at hindi rin po malamig. At sila po mga kapatid ay tinatawag natin hinahalintulan ng Panginoon sa nakakaawang kalagayan. Pitiful at yung tinatawag po natin mga kapatid poor na pakahirap. Kasi iniisip nila, hindi nila nakikita ng iglesia o church ng Laodicea, hindi nila nakikita ang kanilang kalagayan na ganun pala. Kaya hindi nila alam. Kaya yung warning ng Panginoon ang isayang Diyos ko para sa church ng Laodicea, gumising kayo sapagkat ang inyong kalagayan ay ganito. Ipinahayag ng Panginoon kung iniisip ninyo na kayo'y mayaman. No! Kailangan ninyong ma-realize na kayo'y mahirap at kayo'y kinakailangan pang bihisa ng pagkaroon ng tinatawag na habag sapagkat kayo'y bulag at buwan. Ano po ang karakter at kalagayan ng Laodicea, mga kapatid? Yung bang tinatawag natin hayahay at sunod sa agos lamang, mga kapatid? Nakakalungkot isipin na minsan ay ganun din ang ating iglesia. Nasa kauli-uli ang panahon ay dumarating po yung punto na tayo nakakaranas din ng kalagayan ng Church of Laodicea. Na tayo nagkakaroon, mga kapatid, ng panghihina at panglupaypay at nagsisimula na naman tayo para tawagin tayo ng Adventista. Nagsisimba na naman tayo para may sabihin mayroon tayong religion. Pero ang ating puso ay wala sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mayroon isang istorya na mayroon isang tao na Sabbath School Superintendent ng Iglesia. Hindi si Samson. Siya po ay maraming halasyang kalabaw. At kapag siya ay pinupunta ng Iglesia na paaga, siyempre Sabbath School Superintendent ngayon, siya ay nauna daw. Pero alam niyo ba mga kapatid, na kapag siya ay nasa loob na ng church, at kapag divine hour of worship na ganito lang may inip, iniisip niya na kung ano yung kalagayan ng kanyang kalabaw. Hindi niya, hinahahati na yung kanyang kaisipan. Kumusta na kaya yung kalabaw ko? Kumusta na kaya yung kalabaw ko? Pero nasa loob sa inip. Yun yung tinatawag mga kapatid na 50-50 sa pananampalataya. Nasa loob ka ng church, pero yung isipan mo ay nasa lapas ng iglesia. Kaya kulang pa rin ang nabalik, ganyan po kalagayan ng disciples. Kaya kapag tayo po ay nasa loob ng iglesia, kinakailangan po na nakasentro ang ating puso at isipan sa pag-worship natin sa ating manlalang at nagpagligtas. Amen? Lagi po natin tandaan yan. Na sa buhay natin, mga kapatid, ay napakahalaga po na mangyari at gawin natin yun sa ating buhay. Ikalawa, atin naman kung titingnan yung danger, mga kapatid, nung danger doon po sa church na Laodicea. Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ang sabi ng Biblia, nung ngayon ay nakikita kita na ikaw ay maligamgam, ay hindi ka man mainit at hindi ka malamig, gusto kita isuka. Gusto kita isuka. Alam niyo yung kape na hindi mainit? Yung maligamgam, kakadirin yung mainit. Pero kung gusto niyo yun, huwag kayong masaktan, ha? Yung maligamgam na tubig, eh, pag kape, napakahirap yung mainit, di ba? Kasi kinakailangan natin mainit yung ilitihipan natin para pa-feel natin yung kape. Pangit naman mag-kape ka, diretso mo lang ulo. Di ba? Ang kalagayan po ng Laodicea Church, sila po ay maligamgam at hindi rin po mainit at hindi malamig. Kaya sabi ng Diyos, ay, susuka na kita sa mula sa ating mga kaayaw nila. Kasi kaayaw ng Panginoon ng ganitong klaseng pananampalataya ng mga Diyos. Napakapangit isipin. Napakapangit kong tingnan na kapag ang isang iglesia ay ganun yung kalagayan sa loob ng church. Yan po yung magiging danger na yun sa buhay natin, mga kapatid. Kung tayo
tayo ng Panginoon. Sana, ngayong taong ito, ay tayo'y patuloy na maglalaglag sa ating pangalaman. Faith on fire. Palagablabin natin, mga kapatid. Hindi po malamig at hindi rin po maligamgam kung di dapat naglalaglag ang ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Upang hindi po natin maranasan yung warning and danger na ito, personal mistake. Upang patuloy tayo, mga kapatid, sa ating paglakad. Upang patuloy tayo sa ating pananampalataya, tayo'y makakatayo sa ating pong pananampalataya because we don't know that this great waiting kung babalik ba ang ating Panginoon o hindi. Amen? Ang importante, mga kapatid, dumating man siya o hindi, secure tayo sa ating relasyon, sa ating mandalala ng pagkakas. Yan po ang pinakamahalagang bagay na ating pong gagawin. But then, nakita po natin ang danger at yung kalagayan ng obedientes. Ngayon po nadako tayo, mga kapatid, sa tinatawag natin God's solution to the problem of the church of Laodicea. Meron yung solution ng Panginoon, mga kapatid. Na sa kabila ng kanilang kalagayan na sila pinilukward at ganito yung kanilang naranasan, meron pong solution ng Panginoon para po, mga kapatid, ang iglesia natin kung tayo pinakaranasan ng ganitong kalagayan ay makasumpay sa mundong ito na kinalalagyan natin ng punong-puno ng pagkakasal. First, mga kapatid, ang sabi niya sa Revelation 3 verse 8, ang sabi niya po, basahin niyo po sa inyong Biblia, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. Ang sabi niya, and some could put on your eyes so you can see. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang remedyo, bumili kayo sa akin ng tinatawag nating gold na dinalisay sa apoy. At upang kayo'y maging mayaman sa pananampalataya, ang isang gold, mga kapatid, ay ito'y simbolo ng paghahari ng ating Panginoon, yung kingly na kalagayan, na kapag ating kinuha yung kalagayan na si Kristo ay maghari sa ating mga puso, na maging hari ng ating buhay, tayo, mga kapatid, ay yayaman at yayabon at maglalaglag sa ating pananampalataya. Yan po ang nais niya i-emphasize at ipakita sa atin ang ating Panginoon. At yung kasuotan, mga kapatid, yung puting kasuotan na ating pong ipapalot sa ating pong katawan, ito po yung righteousness, Jesus. Ano po ito? Ito po yung karakter ng ating Panginoon. Upang tayo po yung patuloy na maglalaglag at patuloy tayo, mga kapatid, na makikitaan na bilang isang Kristiyano na anak ng ating Panginoon. Sana, mga kapatid, sa taong ito ay atin pong maranasan ang buhay kasama ang ating Panginoon. Sana'y maranasan natin, mga kapatid, na magkaroon ng paghahari ang Kristo na namatay sa Kalbaryo sa cross sa buhay mo at sa buhay mo. Dumating man ang unos, dumating man ang ganitong kalagayan kagaya sa nangyari sa Church of Laodicea, ay patuloy tayong makakatayo, mga kapatid, because we have Jesus sa buhay mo at sa buhay mo. Amen? Amen. Hayaan po natin na si Kristo ang maghari sa ating pong buhay. At hindi po, mga kapatid, ang galit, jealousy, selfishness, at ano bang mga bagay-bagay sa buhay natin. Huwag na huwag maghari yan sa buhay natin. Hindi magpos ang ating Panginoon dapat maghari ang siyang maghari sa ating pong buhay. Yan po lang ang ating mandala, mga kapatid, upang tayo po ipatuloy na makatayo sa ating pagkakataon. Pang-apat, last na po ito, mga kapatid, at para makakaya. Pang-apat, mga kapatid, God's promise to the overcomers. Yeah. Matapos natin pag-aralan yung kalagayan ng Church of Laodicea, na pag-aralan din po natin, nakita natin yung danger sa kanilang kalagayan, nakita po natin ang solusyon ng Panginoon para makatayo sa kanilang kalagayan at overcome nila yung mga pagsubok na iyon. Ngayon po, mga kapatid, ating pong titignan kung ano po ang pangako ng Panginoon sa mga taong nakatayo at patuloy na na-overcome ang pagsubok sa kanilang mga buhay. Basahin po natin ang Revelation chapter 3 verse 21. Sabi niya, to him who overcomes,
natin ang Panginoon sa atin. Na kapag tayo po'y nagtagumpay sa mundong makasalanan nito, mga kapatid, at ating po'y nalagpasan ang kalagayan ng pagiging isang kaligandang sa loob ng iglesia, nalagpasan natin yung pagiging isang lukewarm sa loob ng iglesia, at tayo patuloy na nakatayo at bilis natin sa Kristo sa buhay natin, kapatid, kaibigan, tayo po ay magkakaroon o ng privilegyo makaupo sa tabi ng ating Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin po niyan, tayo po'y makakarating sa langit ng bahay. Ang talata po binasa ng ating mahal na kapatid na si Sister Joel. Ang sabi ng Santiago 1 verse 12. Ano ang sabi niya po niya? Kapag ikaw ay nakatayo, ay ang sabi niya, you will receive a crown of life that the Lord has promised to them that love Him. Amen? Amen. Yun po ang pinakagilipuan ng regalo na ating pong dadagutin at makukuha sa taong 2020 na natin. Tayo man ay nakakaranas ng ganitong kalagayan sa Church ng Laodicea. But the good thing is, mayroon tayong Kristo na mag-ahari sa ating buhay at tayo patuloy na makakatayo at patuloy natin mamamana ang crown of life at makating tayo sa langit na bahay. Mga kapatid, marami po tayong problema na naranasan sa taong 2019. Marami po tayong nakita at na-encounter ng mga bagay-bagay na isa yung pahina sa ating pananampalataya. Marami po tayong naranasan ng taong 2019 na mga bagay na minsan pa, mga kapatid, ay hindi natin nakakalimutan at hanggang ngayon naiinis pa rin tayo. Kapatid, huwag po nating paghalinin ang kasalanan sa buhay natin. Ngayon pong panahon na ating pong patawarin ang lahat ng ating pong mga nagawang pagkakamali at nakagawa ng pagkakamali sa atin. Kung tayo po ngayon, mga kapatid, ay mamumuhay na sangayon sa ating Panginoon Jesus. Upang sa ganun, mga kapatid, dumating ba ng unos sa ating buhay, kagaya ng Iglesia ng Laodicea, tayo po ay patuloy na magnanagablab sa ating pagkakamalataya sapagkat wala pong masisilip ng kaaway na butas sa maraming naman tayo sa ating pananampalataya. Because we have Jesus na hari ng ating pananampalataya. Patuloy po natin paglagablabin ng ating pananampalataya sa kaaway. At patuloy po tayo mga kapatid na magtumayo sa ating pananampalataya at humawak at patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. At tayo po ay makaka-receive ng crown of life. Magkakaroon ng privilege ng ubo kasama ang ating Panginoon doon sa kanyang kahit. Happy New Year and Happy Sabbath sa ating lahat. Ang Panginoon po nawa siya magpala sa atin.